Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ang nag-iisa ninyong Mama Mia and oras na naman para sa panibagong kwento na ihahandog natin para sa inyong lahat. Naku, naway magustuhan nyo ang kwento na to, pero bago ang lahat, naku, thank you so much sa lahat ng walang sawang sumuporta sa atin. Yung mga nag-umpisa pa talaga nung unang araw na napakinggan nila yung kwento natin at nag-subscribe na agad. Thank you so much po. From the bottom of my heart, maraming salamat talaga. And syempre sa mga bago nating subscribers, hello, welcome sa ating YouTube channel na may magustuhan, maibigan at makasanayan yung tumambay dito. Naway ngayong Holy Week, ngayong Monday, Thursday, kapag wala kayong ginagawa, pagkatapos nyong magnilay-nilay, pagkatapos nyong magdasal, pakinggan nyo naman yung mga kwento natin. Lalo na yung mga past kwento natin na ang dami-dami na, click nyo lang yung ating YouTube channel at idadirect na kayo doon sa mismong mga videos kung saan baka yung iba doon hindi nyo pa napakinggan. 200 plus na po yung video natin, kaya siguradong-sigurado ako na marami kayong maiibigan sa mga kwentong yun. Kasi ang dami-dami na, di ba? Pero naku, bago natin simulan ang ating kwento ngayong araw na to, nais ko munang batiin si Gracia Pro Florlin, Gemlin Longboy from Saudi Arabia. Si Florlin pala ay from Riyadh. Giselle Gacho, Merchie Vlog Bukalig, Ricky Boy. Hello, Ricky Boy. Hello sa lahat ng mga OFWs na nagtatrabaho raw sa ospital sa Dammam, Saudi Arabia. Hello sa inyo. Chami Sumalinog. Ayan, hello Chami. Hello kay Noveline Deles, taga San Jose, Navota City. And Maylin Deles. JM Castillo Atis, maraming salamat. Lectar Celasor, thank you. Giselle Agacho, Lynn Ligados from Singapore, maraming salamat sa'yo. Margie Luhong from Hong Kong, G. Reyes. Hi, G. Reyes. Sally Buma, maraming salamat sa'yo. And of course, maraming salamat din kay Giselle Vlogs, Gina Coral of Bahrain. Hello daw kay Jessie Laceda Coral. Maraming salamat. Habibi niya pala si Jessie. Sana all, Habibi. Ayan, hello kay Josie Vina. Maraming thank you sa'yo. Marilyn Aguilar from Kuwait. Maraming salamat. Melrose Maldita. Ayun, bakit to Maldita, Melrose? Hello sa mga taga-Italy. Bebang Pinyon, maraming salamat sa'yo. And of course, Marwin Zell Vlogs, Irina Fajardo, maraming salamat. Veron Amparo, thank you. Ayan, Jing Duya, maraming salamat din. All the way from Norway na si Frendo na kanyang mahal. Hello daw, nako naman. Janeline Mendez, ayi, malapit na ang storytelling ni Mama Mia. Malapit na nga. Ay, nakakatakot. Charot. Hi kay Glory Jean Espirito, ay Espirito from Quezon City. Janeline Mendez, again, hello po. Shumi, maraming salamat sa pakikinig. Kay Gatchalian Panganiban from Taiwan. Cheryl, maraming salamat sa iyong pakikinig. And of course, sa lahat po, hello kay Beth Lyrics, maraming salamat. Maraming salamat din kay Devi Inaong. Thank you, Devi. Maraming salamat kay Eric Sungan from Paris, France. Special tayo ng mga ano ngayon. Hello, Ikay Magulyado from Riyadh, Saudi Arabia. Kunyang TV, maraming salamat. Dayan GH, ayun, maraming thank you din. The Sect 2980, grabe naman yung mga pangalan na ito. The Sect talaga. Ayun, Corneli Glass from Frankfurt, Germany. Maraming thank you. Jonaline Cabrera, salamat sa inyo. And of course, kay Jen Lumancas, thank you Jen. Jenny V. Pineda, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Maria Ann Max, maraming thank you din. Janelle Maceda, thank you. Comglasco Aguila. Hello sa mga taga-Naga Cebu. Milagros Guerrero. Hello kay Milagros. Jessica Cruta, maraming salamat. Doris De Leon.
Hello, Doris from Taytay Rizal. Marami tayong listeners dyan sa Taytay Rizal. Anyways, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin, sa lahat ng mga nag-comment. Pasensya na po dun sa mga comment na hindi pa natin nababasa hanggang ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Pipilitin natin, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para mabasa natin sa susunod yung mga komento nyo. Huwag na po nating patagalin. Simulan na natin ang ating kwento ngayong araw. Kayo po ba'y naniniwala na walang relasyon kung walang tiwala? Dito lamang sa Dear Mama Mia. Ang tiwala raw ay isa sa mga pinaka-importanteng pundasyon pagdating sa isang relasyon. Dahil ang relasyon ay palaging nagsisimula raw sa tiwalang ibibigay nang magkarelasyon sa bawat isa. Pero ikaw, hanggang kailan mo ba hahayaan ang sarili mo na hindi pagkatiwalaan ang taong mahal na mahal mo? Dear Mama Mia, may parte talaga ng ating mga nakaraan ang mahirap kalimutan. Lalong-lalo na yung mga nakaraan na nagdulot sa atin ng labis na pighati at mga hindi magagandang alaala. Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi ang umusad kahit na masakit, kahit na mahirap para sa atin. Dahil ang paglimot sa nakaraan ay isa sa pinakamahirap gawin para sa taong labis na nasaktan. Paminsan-minsan, kahit nga ayaw mo, kahit nga nasasaktan ka, kahit nga hindi mo na gustong maalala, kusa pa rin itong bumabalik sa iyong balintataw. Kusa ka pa rin inuusig ng masakit at masalimuot mong nakaraan. Hello, Mama Mia. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Liza. Nagtatrabaho po ako sa isang private company dito sa Marikina. Mama Mia, naging avid listener na ninyo ako simula pa last year, lalong-lalo na nung dumaan talaga ako sa isang matinding pagsubok pagdating sa trabaho. 2 linggo po akong nag-leave noon sa trabaho ko dahil may mga problema po doon. Hindi ko na alam kung dapat pa ba na ipagpatuloy ko ang trabaho ko na yon. Kaya lang naisip ko, Mama Mia, bakit ko ba iiwanan yung trabaho na yon? Bago ako nagdesisyon, ay inaliw ko muna ang sarili ko. Sa Facebook, sa TikTok, hanggang sa napunta ako sa YouTube at naklik ko ang isa sa mga kwentong na i-upload mo. Simula nga noon, Mama Mia, ay nagustuhan ko nang makinig sa'yo. Simula nga noon, naisip ko na ikaw na lang lagi ang papakinggan ko nang sa ganun ay gumaan-gaan naman ang loob ko kapag nasasaktan o kapag nababalisa ako. Mama Mia, simula din noon, tuwing tanghali ay lagi na po akong nakatutok sa YouTube. Lagi ko pong inaabangan ang iyong upload. At kapag meron na, lagi ko po yung pinapakinggan. Walang mintis. At hindi rin po ako nagsiskip ng ads para na rin suporta sa inyo at sa programa niyo. Kaya lang, Mama Mia, kahit mag-iisang taon na akong nakikinig sa inyo, ay ngayon lang din ako naglakas ng loob na sumulat. Dahil gusto kong ikwento ang buhay ko na nawa ay magbigay din ng aral at inspirasyon sa lahat ng mga nakikinig sa inyo ngayon. Mama Mia, mahigit 5 taon na kaming magkarelasyon noon ng boyfriend kong si Larry nang magkaroon kami ng anak. Lumaki pong mabait at malambing na bata ang anak namin. Kahit na may anak na kami, at kahit na nagsasama na kami sa iisang bubong ni Larry, ay hindi pa rin kami nagpapakasal dalawa. Naiintindihan ko naman, mas inuuna kasi namin ang iba pa naming mga gastusin. Kagaya na lamang ng pag-aaral para sa aming anak. At hindi lang yun, Mama Mia. Mahirap din kasing mamuhay sa isang lugar na mataas ang cost of living. Kaya naman, halos lahat din ang kinikita namin ay napupunta lang din sa mga gastusin namin sa pang-araw-araw. Kaya lang, habang lumalaki ang anak namin ay hindi maiiwasan na maikumpara niya at maitanong niya
kung bakit iba kami sa ibang mga pamilya. Isang araw daw kasi Mama Mia ay nasa paaralan ng anak ko. Kapag pala nagtatrabaho kami, ang ate ko po ang nagbabantay sa aking anak. Wala din kasing pamilya ang ate. Meron naman siyang bahay dun sa bahay ng mga magulang ko, pero tuwing umaga ay pumupunta siya sa amin. Para siya ang magbantay sa anak ko. Siya ang maghahatid sundo nito. Mama Mia, sinabi ng ate ko na malungkot daw ang anak ko nung araw na yon. Tinatanong raw siya ng anak ko ng mga bagay-bagay tungkol sa amin ng papa niya. Bakit ate, ano po bang tinatanong ng anak ko? Alam mo Lisa, tinatanong ng anak mo kung bakit wala raw kayong wedding picture ng kanyang papa. Ano? Oo, kasi kahapon pinadala sila ng mga pictures ng kanilang mga magulang at pamilya. Hindi naman problema yun sa kanya. Marami namang pictures na nadala ang anak mo kasi mahilig naman talaga tayong magpictures. Kaya lang, tinatanong niya sa akin kung bakit wala kayong wedding pictures. Lahat daw kasi ng mga kaklase niya ay nagdala ng picture sa kasal ng kanilang mga magulang. Siya lang daw ang wala. Tinatanong pa siya ng mga kaklase niya kung hindi raw ba kayo kasal dalawa ni Gary. Ate, anong sinabi mo? Tanong ko. Sabi ko, hindi kayo kasal ng Papa Larry niya kasi nga, meron pa kayong ibang pinagkakagastusan. Alam mo, ipaliwanag mo na lang yun sa anak mo. Kasi andun sa kwarto, nagmumukmuk. Mama Mia, buti na lang talaga at nag-early out din ako nung araw na yon. Hindi ko alam, pakiramdam ko kasi ay may kailangan akong asikasuhin sa bahay. Eto pala yon. Pagdating ko sa loob ng kwarto ng anak ko ay nakatalukbong lang siya ng kumot. Anak, tulog ka ba? Bumangon ka muna dyan at maghapunan ka muna bago matulog. Makapagluto na rin naman ang tita mo. Anak, tawag kong muli sa kanya. Hindi pa rin siya sumasagot pero naririnig ko ang paghikbi niya sa ilalim ng kumot. Kaya naman tinabihan ko siya sa paghiga at niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Mama? Mama, bakit wala po kayong wedding picture ni Papa? Hindi po ba kayo kasal? Sabi ng mga kaklase ko, baka hindi nyo raw talaga mahal ang isa't isa kasi hindi pa kayo nagpapakasal dalawa. Naku anak, hindi ganun yun. Mahal namin ang papa mo ang isa't isa. Kita mo naman, di ba? Hindi naman kami nag-aaway. Nagmamahalan naman kami. Doon ay nilingon niya ako at tinanggal niya ang pagkakatalukbong niya sa kumot. Eh mama, bakit hindi pa kayo nagpapakasal? Kasi anak, hindi pa kaya ng budget. Alam mo naman, marami tayong pinagkakagastusan. May trabaho naman po kayo ni Papa eh. At isa pa mama, hindi ba ano, yung mga kaklase ko, yung mga mama nga nila walang trabaho, yung papa lang nila ang nagtatrabaho eh. Pero nagawa nilang magpakasal. Pwede naman siguro mama na magpakasal kayo ni Papa para wag na akong tuksohin ang mga kaklase ko. Mama Mia, doon ay naawa ako sa anak ko. Niyakap ko siya. Pagkatapos ay sinabi kong kumain na siya. Hindi naman na nagmatigas ng ulo ang anak ko at sumama na sa akin sa kusina at kumain. Pagkatapos noon ay umalis na ang ate ko. Pinatulog ko na rin ang anak ko. Mama Mia, ilang oras pa ay dumating na rin ang asawa ko. Pasensya na po kayo kung nasasanay akong tawaging asawa si Larry kahit hindi pa kami kasal. Doon ay kwinento ko sa kanya ang tungkol sa naging usapan namin ng anak namin. At sabi niya ay ipaliwanag ko na lang daw ng paulit-ulit sa anak namin ang totoo. Para daw hindi na ito masaktan pa. At para makabawi ang sabi niya ay mamamasyal daw kami sa Linggo. Alam ko naman Mama Mia na matalinong bata ang anak ko at madali lang din siyang pasiyahin. Naiintindihan ko rin naman si Larry kung bakit ayaw pa niyang magpakasal kami. Hindi naman kasi biro ang pagpapakasal.
Parehong malaki ang mga pamilya namin kaya pihadong malaking gastos yun. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay pareho kaming hindi handa ni Larry nang dumating sa buhay namin ang aming anak. Ang gusto sana noon ng mga magulang ko ay magpakasal kami bago ko maipanganak noon ang bata. Sang-ayon din naman noon ang mga magulang ni Larry. Mama Mia, ang totoo niyan ay matagal na kaming legal ni Larry sa bawat pamilya namin. Mag-iisang taon pa lamang kami nung natanggap na ng bawat kampo namin na magkarelasyon kaming dalawa. Wala naman pong naging problema. Pareho naman pong boto sa amin ang aming mga magulang. Kaya naman Mama Mia, naisip ko noon na hindi naman siguro problema ang pagbubuntis ko nang sabihin namin ito sa aming mga magulang. Pero Mama Mia, nung iminungkahi nga ng mga magulang ko na magpakasal kaming dalawa, ay sinabi ni Larry na dapat naming unahin ang mga pangangailangan ng bata. Paano raw kapag na cesarean section ako? Paano raw ang mga gastusin? Matitigil din ako sa trabaho ko ng ilang taon para mag-alaga ng anak namin. Kaya naman pumayag na rin ako. Naging maselan din kasi ang pagbubuntis ko noon. Palagi akong dinudugo. Palagi po akong nahihilo. Kaya yun din ang dahilan kung bakit natigil na ako sa pagtatrabaho maaga pa lang before ang due date ko, Mama Mia. Inalagaan ko kasi talaga ang anak ko dahil ayoko na malaglag siya mula sa sinapupunan ko. Mabuti na lang talaga at walang nangyaring masama sa anak ko. At yun nga, Mama Mia. Nasa bahay lamang ako hanggang sa makapanganak na nga ako. Kaya lang, nung pinanganak ko naman ang anak namin ay sakitin siya. Ilang buwan din siyang nanatili sa ospital noon bago namin siya nauwi sa bahay. Yun ang dahilan kung bakit ubos-ubos ang mga savings naming dalawa ni Larry. Hindi naman ako na C-section, Mama Mia. Kaya lang, malaki talaga ang naging gastusin namin sa ospital nung naiwan ko doon ang anak namin. Sa totoo lang, nung buntis pa ako ay handa na rin naman akong magpakasal noon kay Larry. Nang mga panahon na yon ay hindi pa ganun kabigat ang gastusin namin. Pareho naman kasi kaming may trabaho noon ni Larry kaya alam ko na makakapag-adjust din kaming dalawa. Ang hinihintay ko lang talaga noon ay ang yayain ako ni Larry na magpakasal na. Kahit hindi na bonggang wedding proposal o bonggang kasal ang gawin niya. Kahit nga tanungin niya lang ako kung gusto ko na bang magpakasal, ay papayag naman agad ako at sasagutin ko agad siya ng oo. Pero nung mga panahon na yun, ay mukhang wala pa talaga sa isip ni Larry na maging tunay kaming mag-asawang dalawa. Mama Mia, nung magtatatlong taon na po ang anak ko ay bumalik ako sa trabaho. Pinakiusapan ko na lang ang ate ko dahil wala naman siyang trabaho, Mama Mia. Meron kasing negosyo ang mga magulang ko at ang ate ko ang tumitingin-tingin noon. Kaya naman naisip ko na baka pwedeng si ate na lang ang magbantay sa anak namin. Ang totoo niyan ay gusto naman noon ni Larry na kumuha kami ng katulong. Kaya lang, hindi talaga ako sanay na pinagkakatiwala sa ibang tao ang anak ko. Buti na lang talaga at pumayag ang ate. Pero sabi niya, dadalhin niya raw ang anak ko kapag may kailangan siyang asikasuhin sa negosyo. Pumayag na rin ako noon, Mama Mia, para makapamasyal ang anak ko. Kaya magmula noon, ang ate ko na ang nagbantay sa kanya hanggang sa nag-aral na nga siya. Mama Mia, umabot na ng 10 taon ang pagsasama naming dalawa ni Larry, pero hindi pa rin namin napag-uusapan ang kasal. Isang araw, nasa loob ako ng opisina. Break time na namin noon. Inaya ako ng isa kong katrabaho na magkape. Pero Mama Mia, tutok na tutok ako noon sa trabaho ko dahil ang dami-daming pinapagawa ng boss sa akin. Ang sabi nga ng kaibigan ko ay mukhang malapit na akong maging may-ari ng kumpanya sa sobrang busy ko. Hindi naman. Nako, dapat i-promote ka na nila, ha? Ang tagal-tagal mo ng busy, ang tagal-tagal mo ng pinaghihirapan ang trabaho mo. Kahit nga hindi mo trabaho, pinagagagawa sa iyo eh. Uy, hindi naman. We, hindi talaga? Eh, ano yung mga ginagawa mo dyan sa Excel file mo? Hindi ba hindi mo naman yan trabaho?
nakisuyo lang naman ang boss natin. Kailangan daw kasi itong maipasa bukas ng maaga eh. Nakisuyo o pinapasa niya sa iyo yung trabaho niya? Nako, kung hindi ka pa talaga ma-promote, Liza, ewan ko na lang talaga. Bakit naman kasi dito sa opisina palakasan eh? Alam mo kung pagalingan lang, matagal ka nang promoted. Pero ewan ko ba kung bakit lagi-lagi ka na lang nauunahan. At yung mga inuuna pa talagang ma-promote sa'yo, yung mga tatamad-tamad sa trabaho, yung mga wala namang ibang ginagawa kundi mag-lipstick, magpaganda, pumorma at maging sip-sip sa boss. Well, ganun siguro talaga. Life is unfair, ika nga nila. Kaya alam mo, ako hindi ko na inaasahan yung mga promotion-promotion na yan. At gusto ko lang naman na yung magtrabaho ng maayos. Naku, Liza, kaya ka naaabuso eh. Kasi pumapayag kang ganyan. Ewan ko ba sa'yo? Oy, teka nga, sa susunod na linggo pala, sasama ka ba sa team outing natin? Tanong niya. Libre daw kasi talaga ang outing na yon dahil na-reach namin ang quota namin, Mama Mia, kaya malaki ang naging incentives ng aming mga boss. Sila daw ang magbabayad ng hotel and accommodation. Pero hindi po ako nag-promise sa kanila na makakasama ako. Bakit naman? Naku, alam mo, dapat mag-enjoy ka. Kesa naman ganyan, trabaho ka lang ng trabaho. Alam mo, ma-exhaust ka niyan. Pagkatapos, baka isang araw, bigla ka nalang bumigay at mabaliw. Sabi niya habang tumatawa. Pas naman talaga ako sa ganyan. Alam mo naman si Larry, di ba? Ayaw na ayaw niya na nag-overnight ako, sumasama ako sa mga ganyang outing. Alam mo, Liza, bakit ka ba nagpapakontrol dyan sa boyfriend mo? Hindi mo pa naman yan asawa. Asawa ko na si Larry, kaya may karapatan siya na pagbawalan ako. Oy, anong asawa, bakit? Nasaan ang singsing mo? Kasal ka na ba? Nasaan ang marriage certificate mo? Di ba wala? Kaya hindi pa kayo mag-asawa. Matagal na kaming nagsasama sa iisang bubong ni Larry. 10 taon na. Kaya mag-asawa na rin kami kung tutuusin. Alam mo, kaya ka siguro hindi pinapakasalan ng Larry na yan? Kasi ginagawa mo na ang mga trabaho bilang asawa kahit hindi pa naman talaga kayo mag-asawang dalawa. Kaya ako, ayoko talaga sa live-in-live-in na yan. Kawawa tayong mga babae sa mga live-in-live-in. Ginagawa natin ang mga gawaing pang-asawa na. Nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay, nagmamanage ng budget. Pagkatapos nagtatrabaho pa tayo. Nako, ang unfair-unfair talaga. Bukod pa dyan, kinakama pa tayo ng walang bayad. Kaya dapat pinakasalan ka, no? Basta ha, next week, Liza, huwag kang mawawala sa team outing natin. Mama Mia, galing po sa conservative na pamilya si Larry. Kaya naman nagulat din noon ang mga magulang niya nang malaman na buntis ako. Kilala kasi nila si Larry, Mama Mia, na maingat at marespeto sa mga babae. Hindi nila akalain na may nangyayari na raw sa amin. Hindi nila akalain na lumagpas kami sa aming limitasyon. Pero wala na rin naman silang nagawa nung nabuntis na nga ako. Pagdating naman sa pagiging konserbatibo ay magkabaliktad po kaming dalawa ng boyfriend ko. Lalong-lalo na pagdating sa ugali at pananamit. Bago ko po makilala at maging boyfriend si Larry, ay mahilig po talaga akong gumimik. Mahilig din akong magsuot ng mga sexing damit. Malakas din akong uminom ng alak kahit pa madali akong malasing. Si Larry naman, Mama Mia, yung tipo ng lalaki na walang hilig sa gimikan. Hindi hilig ang uminom. Kapag nagde-date kaming dalawa, madalas na gusto niya lang sa tahimik na lugar. Kagaya ng sa restaurant, sa park, sa beach, o kaya naman ay sa apartment niya. Ang gusto niya raw kasi ay kapag magkasama kami, ay parang kami lang dalawa ang tao sa mundo. Yun ang gusto niyang maramdaman. Yung merong solemnity, Mama Mia. Yung tahimik lang. Yung nakakapag-usap kami ng maayos. Mama Mia, paminsan-minsan nga ay kinukumbinsi ko pa siya na makijoin sa mga katrabaho niya. Pero mas gusto niya raw na makasama pa kaming dalawa ng anak namin kaysa sa ibang tao.
Alam ko, Mama Mia, itong uri ng lalaki ang pinapangarap ng karamihan sa mga babae. Yung lalaking hindi gumigimik. Yung lalaking hindi sumasama sa inuman ng tropa o sa inuman ng mga katrabaho. Yung lalaking trabaho lang, pagkatapos ay diretso uwi para sa pamilya niya. Kaya lang, hindi naman ako ganun na babae. Ang gusto ko ay ma-enjoy rin ni Larry ang buhay niya. Ma-enjoy niya rin ang kanyang pagtatrabaho at huwag puro kayod lang ng kayod. Tama nga naman ang kaibigan ko. Baka kapag kayod lang ng kayod ay dumating sa puntong ma-exhaust na tayo at tumigil na lang bigla. Pero mula nang magkaanak kami ni Larry ay mas naging mahigpit sa akin si Larry, Mama Mia. Hindi na niya ako pinagsususuot ng mga pitted na mga dresses. Kahit nga palda, basta't hindi lagpas tuhod ay bawal kong suotin. Ang gusto niya lang ay lagi akong nakapantalon at maluwag na blouse. Pwede naman daw akong magpalda, Mama Mia, pero yung lampas tuhod nga naman. Para daw hindi ako mabastos ng ibang tao. Pinaliwanag niya sa akin na ang gusto niya lang ay protektahan ako. Alam ko naman, Mama Mia, alam ko naman na pinoproteksyonan niya lang din ang relasyon naming dalawa. Naiintindihan ko naman yun. Kaya nga, hindi na lang ako umiimik pa kapag pinagbabawalan niya ako. Kahit nga pag may make-up na dati ay hilig kong gawin, ay hindi ko na nagagawa mula nung maging kaming dalawa, lalo na nung magkaanak na kami. Ayaw na ayaw niya na mag-make-up ako, kahit nga lipstick lang. Ang ginagawa ko ay lip tint na lang ang nilalagay ko sa labi ko na manipis lang din para magmukha lang ding natural at hindi niya mahalata. Ayaw na ayaw din niya akong hinahalikan sa tuwing may lipstick ako, Mama Mia. Kaya naman binago ko ang sarili ko para sa kanya. Dahil alam kong hindi lang yun para kay Larry, kundi para na rin sa akin at sa relasyon namin. Pagka-uwi ko mula sa opisina nung araw na yun ay sinubukan ko pa rin magpaalam kay Larry. Sinubukan kong sabihin sa kanya na gusto kong sumama sa team outing namin. Kahit na malakas naman talaga ang pakiramdam ko na hindi niya ako papayagan, ay gusto ko pa rin subukan. Ilang araw din na nilalambing ko siya noon, Mama Mia. Naglilinis ako ng bahay, nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanya. Pagkatapos ay pinagsisilbihan ko rin siya sa kama tuwing gabi. Ginawa ko ang lahat, Mama Mia. At nung masiguro ko na masayang masaya siya sa mga ginagawa ko, dun ako sumingit ng pagpapaalam sa kanya na may team outing kami at gusto ko sanang sumama. Pero kagaya nga ng inaasahan ko, hindi niya ako pinayagan. Sinabi niya na wala naman daw akong mapapala kung sasama ako sa team outing na yon. At baka raw may ibang katrabaho pa ako na pumorma sa akin. At baka yun daw pa ang dahilan para magkagulo kami. Mama Mia, alam kong wala na po siya sa katwiran. Pero kesa naman pagtalunan pa namin ang bagay na yon, ay hindi na lang ako sumama sa mga kaopisina ko. Mama Mia, tumahimik na lang ako. Si Larry kasi ang tipo ng lalaki na madaldal, maingay, nagger. Ako naman ay ayaw na ayaw ko yung mga ganong klaseng komprontasyon. Kaya naman kahit na hindi ko gusto ang mga pinapagawa niya sa akin o ang pinagbabawal niya sa akin, ay tumatahimik na lang ako. Isang araw, Mama Mia, ay nagdala ko ng mga pagkain sa opisina dahil birthday yon ng anak ko nung nagkaroon ng konting handaan sa bahay namin. Ang totoo niyan ay hindi ko naman alam na maghahanda pala kami kaya hindi ko na nasabihan ng mga kaopisina ko. At isa pa, Mama Mia, ayaw na ayaw din ng kinakasama kong si Larry na makita ang iba kong mga kaopisina. Lalong-lalo na yung mga ka-close sa akin na si Lenny at si Kiko. Ayaw na ayaw niya, Mama Mia, dahil ang sabi niya ay mukhang masamang impluensya daw ang mga ito sa akin. Kaya naman, sa tuwing may mga okasyon kami sa bahay ay hindi na lang ako nag-iimbita ng mga kaopisina ko. Sino bang iimbitahin ko? Yung mga ka-close ko ay ayaw naman ang kinakasama ko. Kaya pinagdalhan ko na lang sila ng makakain. Mama Mia, doon ay masayang masaya silang kumakain sa mga dala ko.
Hindi naman po sa pagmamayabang, pero magaling po talaga akong magluto. Kaya naman, blockbuster talaga kapag nagdadala ako ng pagkain sa office. Uy, meron akong regalo sa'yo, sabi ni Lenny. Regalo? Bakit ka naman may paregalo? Eh, hindi ko naman birthday. Baka nakalimutan mo, birthday ng anak ko at hindi sa akin. Oo nga, hindi sa iyong birthday, pero may nakita ako doon sa lugar kung saan kami nag-outing. Eto o, buksan mo. Mama Mia, nung binuksan ko ang regalo na yon ay isang miniskirt. Napakaganda ng design. Gustong gusto ko talaga yon. Mahilig kasi ako noon sa mga miniskirts, Mama Mia, lalo na nung hindi pa naging kami ni Larry. Uy, suotin mo yan ha. Alam mo, bagay na bagay yan sa'yo. Tingnan mo nga oh, ang sexy-sexy mo. Sayang naman yung kaseksihan mo, girl, kung hindi mo ibabalandra. Sabi pa nila. Mama Mia, naisip ko nga noon, sayang nga naman talaga ang katawan ko. Hindi ko na ipapakita sa iba ang pinaghihirapan ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, araw-araw po akong nage-exercise. Araw-araw ko pong sinisigurado na ang kinakain ko ay hindi po lalagpas sa calorie na kailangan ko sa isang araw. Ayoko kasi talagang tumaba, lalo pat hindi pa kami kasal dalawa ni Larry. Baka naman kasi, Mama Mia, kapag tumaba na ako ay magkaroon pa siya ng isa pang rason para hindi ako pakasalan. Kaya naman inaalagaan ko talaga ang sarili ko. Uy, salamat dito, Lenny ha. Pero itatago ko muna to. Ano bang itatago? Ibig sabihin, hindi mo yan susuotin? Uy, suotin mo yan, girl. Alam mo, kapag hindi mo yan susuotin, pupuntahan talaga kita sa inyo at ako ang magsusuot yan sa'yo. Pagbabanta niya pa na may halong pagbibiro. Kaya naman, Mama Mia, tinanggap ko ang regalong yun, pero tulad nga ng inaasahan ay hindi ko naman yun sinuot. Lagi na lang tinatanong ni Lenny sa akin kung kailan ko raw ba isusuot yung regalo niya. Lagi niyang pinapaalala sa akin na wala raw karapatan si Larry. Napigilan ako o pagbawalan ako sa mga gusto kong isuot dahil ako naman ang may-ari ng katawan at isa pa, hindi raw kami kasal dalawa. Alam mo, kahit kasal naman kayo, may mga bagay naman na dapat hindi niya kontrolado. Ang kontrolado niya dapat yung pamilya niyo lang, hindi ikaw. Kasi individual ka pa rin naman. Hindi ka naman niya pag-aari. Mama Mia, malaki nga siguro ang nagbabago kapag nagkaroon ka na ng asawa at anak. Malaki ang kailangan mong baguhin at sa sarili mo at malaki ang kailangan mong isakripisyo. Pero kasama ba talaga doon ang mga bagay na gusto mong gawin sa buhay? Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, mahilig talaga akong magsuot ng mga sexing damit. Hindi naman yung sexy na tipong nababastos na ako. Gusto ko lang talaga yung medyo fitted sa katawan ko ang dress o blouse. Tsaka maikli ang palda ko na hindi lalampas sa tuhod. Mas nagkakaroon kasi ako ng confidence sa sarili ko sa ganong pananamit na ginagawa ko. Mama Mia, nung wala pa akong anak ay sinasabihan na ako ni Larry na iwasan na ang mga ganong klaseng damit. Pero syempre, hindi ko siya palaging sinusunod. Kaya lang nang pagkaanak na kami ay mas naging kontrolado na niya ang buhay ko. Ayoko kasi talaga na nagtatalo kami. Ayoko rin na maririnig ng bata ang pagtatalo naming dalawa. Kaya naman sinanay ko na lang din ang sarili ko sa mga klase ng damit na gusto niyang isuot ko. Lagi niya po akong nereregaluhan ng mga damit na pangmanang sa tingin ko. Pero Mama Mia, wala rin naman akong nagagawa. Sinusuot ko rin naman ang mga binibigay niya sa akin. Kaya naman, nung niregaluhan ako ni Lenny ng miniskirt ay natuwa talaga ako. Kasi saktong-sakto yun sa akin. Sakto rin naman ang design na gustong gusto ko. Isang araw, Mama Mia, Sabado yun kaya nasa bahay lamang ako. Hindi pumunta ang ate. Ako na ang nagluto at ginising ko na si Larry. Mama Mia, masayang masaya siya dahil masarap daw ang niluto kong mga putahe. Talagahan? Alam mo, niluto ko talaga yan para sa'yo. Ano palang sabi ng mga katrabaho mo dun sa binigay mong pagkain? Yung mga sobra sa birthday ng anak natin.
Ayun. Masaya naman sila at masarap daw. Alam mo, nasarapan sila lalo. Kasi nga, sabi nila specialty ko daw talaga yung spaghetti. Buti na lang talaga at pinagtirhan ko sila ng separate. Alam mo, inaya pa nga nila akong gumimik kagabi pero hindi na ako pumayag. Siyempre, alam kong matatraffic talaga ako kapag mas lalo akong matagalan doon. Paydi din kasi kahapon kaya maraming tao. Alam mo, sa totoo lang, Han, hindi ko talaga gusto yung mga katrabaho mo na yan. Lalong-lalo na yung Lenny. Ha, bakit naman? Mabait naman yung si Lenny. Mabait nga pero maharot naman. Parang wala siyang ibang alam gawin kundi gumimik ng gumimik at mangharot ng mga lalaki. Han, hindi naman ganun si Lenny. Siguro dahil dalaga pa rin siya tapos single, kaya ine-enjoy at sinusulit niya lang muna yung time niya. Lalo't wala pa siyang malaking responsibilidad sa buhay. Alam mo, kaya yan single kasi walang lalaking tumatagal dyan eh. Palibasa ang pakikipagrelasyon sa kanya parang pagpapalit lang ng damit. Hindi seryoso at walang kahirap-hirap. Honey, hindi naman ganun si Lenny. Pihikan lang talaga yun sa mga lalaki kaya mahirap siyang tumagal sa isang relasyon. Ah, basta, huwag kang masyadong sumasama dyan sa Lenny na yan at baka kung ano pang kalokohan ang ituturo niyan sa'yo. Mama Mia, aaminin ko na medyo nasasakal na rin ako sa partner kong si Larry. Lahat na lang kasi ng galaw ko pinapakialaman niya. Hinahayaan ko na nga siya na kontrolin ang pananamit ko pati na ang pagme-makeup ko. Tapos minsan pati na rin ang ayos ng buhok ko. Mahilig rin akong magkulot noon ng mahaba akong buhok pero wag ko na raw yung masyadong gawin para hindi ako makakuha ng atensyon mula sa ibang lalaki. Sinabi ko sa kanya na hindi naman ako kumukuha ng atensyon mula sa iba lalo na sa lalaki. Gusto ko lang gawin yon para mas tumaas pa ang self-confidence ko. Pero kapag sinabi ni Larry na takot lang siya na may ibang magkagusto sa akin at maagaw pa ako ng iba, ay sinusunod ko na lang siya, Mama Mia. Iniisip ko na lang, Mama Mia, na ginagawa niya yon dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Kahit alam ko naman na sa sarili ko, Mama Mia, na hindi ako magpapaagaw pa sa ibang lalaki dahil sigurado na ako kay Larry, ay sinusunod ko na lang ang gusto niya para wala na lang away. Ang totoo niya na ay gusto ko na si Larry na ang makasama ko sa habang buhay. Alam ko na ganun din siya sa akin kaya grabe ang paghihigpit na ginagawa niya sa relasyon namin. Para lang masigurado niya na hindi ako mawawala sa buhay niya. Mama Mia, kahit nasasakal na ako sa pagiging mahigpit sa akin ni Larry ay tinanggap ko yun dahil mahal ko siya. Ayokong pagsimulan pa ng pagtatalo namin ng mga bagay na ginagawa ko na ayaw niya. Kahit pa nga naiinis na rin ako minsan kasi lahat na lang ng bagay sa buhay ko ay pinapakialaman niya. Ultimo ang mga kaibigan ko, gusto niya pa na iwasan ko kasi hindi raw magandang impluensya ang mga ito sa akin. Pero matanda naman na ako, kaya alam ko na kung sino ang mga taong dapat iwasan. Alam ko na sino ang mga taong hindi magdudulot ng magandang bagay sa buhay ko sa relasyon naming dalawa. Hindi ko naman hahayaan na masira ng ibang tao ang relasyon namin. Hindi na yun kailangan pang ipaalala sa akin ni Larry dahil hindi naman ako gagawa ng bagay na ikasisira ng tiwala niya sa akin. Mama Mia, may isang beses noon, nagulat na gulat ako dahil pinayagan ako ni Larry na sumama sa gimikan ng mga kaopisina ko. Talaga? Talaga? Sasamahan, ipapasama mo ko? Oo naman. 'Di ba promotion mo 'yan? 'Di ba celebration 'yan ng promotion mo? Alam mo matagal ka na sa opisina na 'yan. Pero ngayon ka lang na-promote. Kaya deserve mo na magsaya. Deserve mo na sumama sa kanila. Okay lang na sumama ka sa celebration dahil para naman 'yun sa iyo. Pero ako ang susundo sa iyo, ha? Sabay tayong uuwi ng bahay. Natuwa naman ako, Mama Mia. Dahil ang totoo ay gustong-gusto ko talagang pumunta sa party na yon. Para kasi yon sa mga bagong na-promote na mga empleyado. Lahat kasama doon, pati na ang mga boss namin. Lalo pa akong natuwa dahil sa wakas. Sa ilang taon kong pagtatrabaho sa opisina na yon ay napansin na rin ang galing ko at na-promote na rin ako.
Mama Mia, masayang masaya at nag-enjoy ako sa party. At nung nasa labas na kami at Papa uwi na, ay nagpapaalaman na kami sa isa't isa. Tinanong nila ako kung nag-book na raw ba ako ng masasakyan ko. Sabi ko, susunduin naman ako ni Larry. Sila naman ay kanya-kanyang kuha ng kanilang mga cellphone para mag-book na ng masasakyan. Yung iba ay palapit na raw at papunta na raw dun sa location namin. Naunang sumakay ng taxi ang kaibigan kong si Lenny. Kaya naman Mama Mia, kaming dalawa na lang ni Kiko ang naiwan dahil yung iba naman ay may kanya-kanyang sasakyan. Si Kiko ay nag-aantay pa ng Grab niya. Ako naman ay inaantay ko ang asawa kong si Larry. Sabi niya Mama Mia, ang totoo niyan ay hindi pa raw siya nag-book ng Grab. Naku Kiko, ayos lang. Okay lang naman sa akin. Hindi naman siguro ako mapapano dito eh. May mga security guards naman, no? Naku, hindi. Sasamahan na lang kita. Antayin na lang natin si Larry. Pero Mama Mia, ilang minuto pa ay hindi pa dumarating ang hinihintay namin. Kaya ako na ang nag-book ng Grab para sa kanya. Gulat siya nang may tumigil na sasakyan. Uy girl, bago sasakyan niyo? Tanong niya. Hindi. Grab mo yan, pinag-book na kita kasi ang tagal-tagal mo eh. Sabi ko. Sige na, pumasok ka na, ayos lang ako. Talaga ba? Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Dun Mama Mia ay bumeso siya sa akin bago sana papasok sa loob ng sasakyan. Kaya lang nagulat na lang kami nung may sumigaw sa di kalayuan at tumatakbong lumapit sa amin. Si Larry. Galit na galit siya at bigla na lang niyang sinugod ng suntok si Kiko. Bakit mo siya sinuntok? Sinasabi ko na nga ba, kaya hindi ako pumapayag sa ganito eh. Dahil ganito ang gagawin mo. Mama Mia, isa pang suntok ang binigay niya kay Kiko. Grabe naman talaga ang nervyos ko noon. Buti na lang at merong mga guard na malapit doon at inawat silang dalawa. Akala ko talaga ay matatapos ng masaya ang gabi na yon dahil celebration nga yon para sa pagkakapromote ko sa trabaho. Ang tagal ko rin talagang hinintay ang promotion na yon at akala ko hindi na darating yun sa akin kasi uso rin talaga ang palakasan at sipsipan sa opisina. Kaya Mama Mia, hindi ko na rin mapigilan ang maluha nang ma-i-announce ng manager namin na sa wakas matapos ang matagal-tagal kong pag-iintay, ay tumaas na rin ang posisyon ko pagkalipas ng ilang taon. Yun din ang dahilan kung bakit nagpaalam ako kay Larry na sumama sa celebration na yun. Para mas maramdaman ko ang pagkakapromote ko Mama Mia, para mas ma-celebrate ko ang promotion na yun na matagal kong inantay. At nang payagan niya nga ako ay na-excite ako. Kaya naman nag-ayos talaga ako noon. Hindi para magpapansin sa ibang lalaki, kundi para tumuas pa ang self-confidence ko at maipakita ako sa lahat na deserve ko ang promotion na yun. Pero nasira ang gabi na yun ang dahil sa partner kong si Larry. Hindi naman yun ang unang pagkakataon na nakita niya si Kiko, Mama Mia. Alam naman niya at sinabi ko na bakla si Kiko at kaopisina ko yun. Kaya nagulat na lang ako nung suntukin niya ito at pagbintangan na nilalandi ako. Nang maawat ko ang pagsugod ni Larry kay Kiko ay kaagad na kaming sumakay ng kotse. Wala kaming naging imikan hanggang sa makauwi na kami ng bahay. Si ate ang nagbukas ng pinto at naramdaman niyang may tensyon sa aming dalawa kaya sinabi niya na matutulog na siya. Hindi na raw muna siya aalis at tatabihan niya muna ang anak ko. Tulog na rin daw kasi noon ang anak namin. Kaya ginamit ko ang pagkakataon na yon para kausapin ng masinsinan si Larry, Mama Mia. San ka pupunta, Larry? Magsa-shower ako dahil gusto ko nang magpahinga. Talaga ba, Larry? Magpapahinga ka nang hindi natin pinag-uusapan kung anong nangyari kanina? Lisa, wala naman na tayong dapat pang pag-usapan. Nangyari na ang nangyari. Ayos na yon. Meron, Larry. Sinaktan mo lang naman ang kaibigan ko. Sa tingin mo ba hindi natin dapat pag-usapan ang bagay na yon?
Kasi naman nakita kong hinalikan ka niya. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong suntukin siya. Pagpapaliwanag niya sa akin. Larry, walang mali siya ang halik na yun. Beso lang yun. Matagal ko ng kaibigan si Kiko at alam mong bakla siya. Wala akong pakialam kung bakla siya. Kahit bakla siya, lalaki pa rin yung sa kanya. Ang point dito, hindi ka dapat nagpapahalik sa ibang lalaki. Tsaka bakit ba ganyan ang makeup mo? Ang kapal-kapal. Para kang pokpok. Hindi naman masyadong makapal tong makeup ko. Naglagay lang ako ng konting blush on at lipstick. At kailan ka pa nagkaroon ng lipstick? Di ba sinabi ko sa'yo, itapon mo na yung mga lipstick mo? Hindi ko to lipstick. Lipstick to ng katrabaho ko. Ayan, lipstick na naman yan ni Lenny, kaya pulang-pula. Sabi niya. At bakit ganyan ang suot mo? Bakit ganyang klaseng palda ang suot mo? Napakaikli. Bumili ka pa talaga ng palda na ganyan? O baka naman sa katrabaho mo rin yan? Larry, ano ba? Hindi pa naman kita ang underwear ko sa miniskirt na to. Malapit pa nga to sa tuhod. Gusto ko lang i-appreciate tong binigay sa akin ni Lenny, kaya ako to sinuot. Ayun, si Lenny na naman. Yung malandi mo na namang kaibigan. Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang magpapansin sa mga lalaki. Kaya ka nag-makeup ng makapal, nagsuot ng ganyang uri ng palda at pumunta sa resto bar na yon. Diba? Gusto mo lang makakuha ng atensyon ng ibang lalaki? At madala ka nila sa kung saan? Madala sa saan? Ano, Larry? Saan? Bakit hindi mo ituloy ang gusto mong sabihin? Sige nga, ilabas mo lahat ng galit mo sa akin. Ito naman talaga ang punot dulo ng lahat, di ba? Ito ang punot dulo ng pagsiselos mo, ng paghihigpit mo at ng kawalan mo ng tiwala sa akin. Ito yun, di ba? Kaya sabihin mo. Tama na tong pag-uusap na to, Liza. Bukas na tayo mag-usap dahil gustong gusto ko nang magpahinga at pagod na pagod ako sa trabaho at pagdadrive. Hindi. Walang magpapahinga, Larry. Walang magpapahinga sa ating dalawa hanggat hindi natin pinag-uusapan yung kinikimkim mong galit sa dibdib mo. Dahil sa totoo lang, hindi ko na kinakaya yan eh. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin yung galit na yan. Wala na nga tayong dapat pang pag-usapan, Liza. Tapos na to, kaya tama na. Yun, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Naiyak na rin ako. Gustong gusto ko nang tapusin ang problema na yun. Alam mo, Larry, akala ko rin tapos na eh. Pero bakit ganun? Bakit ganun, Larry? Bakit pa ulit-ulit ka nalang ganyan? Akala ko ba napatawad mo na ako? Larry, mahigit 10 taon na yun. Mahigit 10 taon na mula nung magkamali ako sa'yo ng isang beses. Oo, isang beses lang na pagkakamali. Pero kahit kailan, hindi ko magawang mabura-bura pa yun sa isipan ko. Alam mo kung bakit, Liza? Alam mo? Dahil nagbunga ang ginawa mong kasalanan. O di sana pala, hindi mo na lang ako binalikan. O di sana pala, hindi mo na lang ako pinanindigan. Mama Mia, labis na ang iyak ko noon at nararamdaman ko rin pinipigil na rin ni Larry ang kanyang luha at galit. Liza, hindi mo naman siguro ako masisisi kung bakit nagkakaganito ako ngayon, di ba? Kasi ako yung nasaktan dito. Ako yung niloko mo. Ako yung inuputan mo sa ulo. Pero tinanggap ko lahat. Tinanggap ko ang pagkakamali mo. Nilunok ko yung pride ko at nagpakatatay ako sa batang hindi ko naman kadugo. Mama Mia, tuluyan na rin akong naiyak ng sobra. So sinusumbat mo na sa akin ngayon ang lahat, Larry? Yun din ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa ako pinapakasalan? Kung bakit hanggang ngayon hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Alam mo, Larry, sana hindi mo na lang inako ang responsibilidad ng pagiging tatay sa anak ko. Hindi naman kita pinilit na balikan ako dati. Sana hindi mo na lang ako binalikan. Ginawa ko yun dahil mahal kita kaya ginusto kong ayusin ang lahat sa ating dalawa. Kung gusto mo talagang ayusin ang lahat sa atin, bakit hindi mo subukan na ibigay ulit sa akin ang tiwala mo? Kasi ako,
sa loob ng mahigit 10 taon, paulit-ulit kong sinubukan na mabuo ulit ang relasyon na to. Kahit hirap na ako. Kahit sobrang pagod na ako. Kasi parang binabaliwala mo lang lahat ng effort ko. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan dito, Liza. Ako yung mas nasaktan. Ako yung niloko. Alam ko naman, Larry. Alam kong nasaktan kita. Pero sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba, hindi rin ako nasaktan? Sa tingin mo ba, hindi rin ako nagsisi? Sa tingin mo ba, hindi ko pinagbayaran ng mahigit 10 taon ang kasalanan na yon? Alam ko naman na ako talagang may kasalanan dito eh. Hindi ka magkakaganyan kung hindi dahil sa isang gabing pagkakasala ko noon sa relasyon natin. Pero Larry, choice mong tanggapin ako. Choice mong balikan ako. At pinanghawakan ko yung sinabi mo na magsisimula ulit tayong dalawa. Kaya lang kung palaging ganito. Kung palagi na lang tayong ganito. Kung palagi ka na lang ganyan na hindi marunong magbigay ni kahit konting tiwala sa akin. Mabuti pa. Mabuti pa tapusin na lang natin ang lahat ng to. Natahimik si Larry sa sinabi ko, Mama Mia. Kaya naman nagpatuloy ako sa pagsasalita. Pagod na ako, Larry. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa'yo para lang makuha ulit ang konting tiwala mo. Ayoko na. Tama na kasi mukhang wala na rin talagang patutunguhan ng relasyon natin. Magpakatotoo na lang tayo sa isa't isa. Tapusin na lang natin ang lahat ngayon pa lang. Oo, Mama Mia. Nagkamali po ako. Magtatatlong taon na kami noon na magkarelasyon ni Larry at Mama Mia nung makagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Actually, 5 taon na kami nung nagawa ko yon. Yung 3 taon kasi kami, Mama Mia, ay text-text lang yon. Pero nung 5 taon na kami, ay nagkaroon po ng out of town dahil sa trabaho si Larry. Mag-isa lang ako noon. Sanay pa naman ako na lagi kaming magkasama. Sanay pa naman ako, Mama Mia, na lagi siyang nandyan sa tabi ko. Kaya lang, 3 linggo po ang out of town na yon. Wala akong magawa. Hindi ko alam kung paano ko igugugol ang panahon ko, Mama Mia, dahil naboboard na ako at namimiss ko na si Larry. Pero hindi ko naman po pwedeng pigilan ang out of town na yon kasi nga para sa trabaho yon. Kaya ang ginawa ko na lang nung mag-aya ang kaibigan kong si Mika na galing pa sa ibang bansa na gusto niyang gumala kami kasama ang mga kaibigan namin, ay sumama na rin ako. Sabi ko nun sa sarili ko, kailangan kong aliwin ang sarili ko, Mama Mia. Dapat hindi ko na lang laging dinedepende kay Larry ang kaligayahan ko. Kaya naman hindi na ako nagpaalam nun kay Larry. Hindi na rin naman niya malalaman. Sumama na lang ako kina Mika at sa iba pa naming mga high school friends para gumimik. Mama Mia, doon nga ako nakagawa ng isang malaking kasalanan. Nalasing ako nang minsang mag-bar kami kasama ng mga kaklase namin. May nakilala din akong isang lalaki sa bar na yon at nakasayawan ko siya. At dahil sa kalasingan ko, napasama ako sa kanya na mag-check-in sa isang motel. At doon, Mama Mia, nagawa ko ang isang napakalaking pagkakasala ko sa relasyon naming dalawa ni Larry. May nangyari sa aming dalawa. Pero pagkatapos ng gabi na yon, kahit kailan ay hindi ko na muli pang nakita ang lalaking yon. Hindi ko rin nakuha ang social media accounts niya o kahit ang cellphone number niya. Mama Mia, sobrang na-guilty ako, lalo na nung umuwi na si Larry at nagbigay pa siya ng mga pasalubong sa akin. Wala naman talaga akong balak na sabihin sa kanyang nagawa ko dahil alam ko, Mama Mia, na magiging malaking gulo yun sa relasyon namin. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko inaasahan na yung pagbubunga ng isang gabing pagkakamali na yon. Nagkasala ako. Mama Mia, yun ang bagay na hindi ko na naitago pa kay Larry. Wala kasi talagang nangyayari sa amin ni Larry, Mama Mia, kahit na matagal na kaming magkasintahan. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo,
conservative po ang pamilya ni Larry at conservative din po ang boyfriend ko. Pero nung malaman niyang buntis ako, dun niya napagtanto na niloko ko siya. Hindi naman din ako virgin na nung makilala ko si Larry. Kaya lang mula nung makilala ko siya ay wala talaga akong ibang lalaking naging bahagi at pinagbigyan ng katawan ko. Yun lang talagang isang pagkakamali na yun. Mama Mia, nakita ko ang galit at sakit na rumehestro sa kaniyang mukha nung malaman niyang buntis ako. Humingi ako ng tawad sa kanya at halos lumuhod pa ako na napahagulgol sa kaniyang harapan. Handa na rin naman ako noon at tanggapin ang gagawin niyang pakikipaghiwalay sa akin. Umalis lang siya, Mama Mia. Hindi niya ako sinigawan o kahit ano paman. Nakita ko lang na tumulo ang mga luha sa mga mata niya at umalis siya at iniwanan niya akong mag-isa. Akala ko noon na yun na ang katapusan ng relasyon namin. Akala ko na wala na talagang patutunguhan ang amin pang relasyon at magiging isang dalagang ina na ako. Pero hindi ko inaasahan, Mama Mia. Nung pagkatapos ng dalawang araw ay pinuntahan niya ako sa apartment ko at sinabi niya sa akin na handa siyang tanggapin ang bata. Handa siyang panindigan nito at tanggapin ito na bilang kaniya at muling ayusin ang lahat sa aming dalawa. Kaya naman, Mama Mia, ang alam ng lahat ng mga taong nakapaligid sa amin, ng pamilya ko, pamilya niya, mga kaibigan namin, ay siya ang ama ng anak ko. Yun din ang alam ng anak ko. Tanging kaming dalawa lang ni Larry ang nakakaalam ng totoo. Ang akala ko noon ay napakaswerte ko na pinatawad pa rin ako ni Larry, na minahal pa rin niya ako sa kabila ng pagkakamali ko. Pero hindi ko naman akalain na sa kabila ng pagpapatawad na ginawa niya sa akin ay ang hindi niya pagbabalik ng kanyang tiwala. Nahihirapan na ako noon, Mama Mia. Oo, pinatawad niya ako. Tinanggap niya ang anak ko sa ibang lalaki. Pero hindi naman niya magawang ibigay sa akin ng buo ang kanyang tiwala. Oo, alam ko na mahirap yun gawin. Kasi niloko ko siya at nagbunga pa ang ginawa kong panlulokong yun. Pero sana hindi na lang niya inako ang responsibilidad sa anak ko kung patuloy niya lang din akong pahihirapan. Kaya naman kinabukasan din noon ay umalis kami ng anak ko kasama ang ate ko. Dala ang mga importanteng gamit namin ay umuwi kami sa bahay ng mga magulang ko. Mama Mia, nakala ko talaga ay katapusan na yun ng aming pagsasama ni Larry. Kaya lang isang linggo rin noon ang lumipas nang sunduin kami ni Larry sa bahay ng ate ko. Sa bahay ng mga magulang ko. Ayoko sanang sumama sa kanya pagbalik sa apartment niya pero humingi siya ng sorry sa akin. Humingi siya ng isa pang pagkakataon na ayusin namin ang relasyon naming dalawa. Pagkakataon na ayoko na sanang ibigay, Mama Mia. Pero nakiusap sa akin ang anak ko dahil namimiss na raw niya ang papa niya. Kaya naman hindi ko na rin pinagdamot ang pagkakataon na yun dahil mahal ko si Larry. Dahil hindi rin naman niya ako pinagdamutan noon ang pagkakataon. Mama Mia, ang pagkakataon na yon ay pareho na naming hindi sinayang dahil tinupad na ni Larry ang pangako niya na magbibigay na siya ng tiwala sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, ay 2 taon na kaming kasal ng asawa kong si Larry. Oo, asawa na talaga dahil kasal na kaming dalawa. At masasabi ko na totoong isang masayang pamilya na kami, lalo na't magkakaroon na rin ng kapatid ang anak ko. Malaking aral din talaga ang naibigay sa amin ng mga nangyari noon sa buhay at relasyon naming dalawa. Na kapag nagpatawad ka talaga ng totoo, dapat kahit mahirap ay muli mong ibigay ang pagtitiwala mo. Mahirap yung ibigay, pero yun ang kailangan na gawin para muling maayos ng totoo ang relasyon ninyo. Dito ko na rin po tinatapos ang liham na ito, Mama Mia. Nawa po ay may natutunan ang mga listeners niyo mula sa naging kwento naming dalawa ng asawa kong si Larry. Lubos na gumagalang, Liza. Tulad nga ng nangyari sa buhay ni Jamie at ni Anthony, hindi ko alam kung kilala niyo sila, mga content creators po sila, na dati aminado po itong si Anthony na nagkasala siya na naloko niya si Jamie.
Binigyan siya ng isa pang pagkakataon ni Jamie, nagsama ulit silang dalawa dahil kasal sila, 'di ba? Nagsama sila ulit dalawa, pero habang inaayos pala ni Anthony yung sarili niya at yung relasyon nila, habang pinapatunayan niya na nagbago na siya, na pinagsisisihan niya lahat ng ginawa niya, si Jamie pala ay hindi pa rin nakakaalis sa trauma na yun. Si Jamie pala ay nandun pa rin ang sakit. Hanggang sa unti-unting namanhid ang puso niya. Hanggang sa unti-unti na rin siyang hindi na masaya sa relasyon nila. Tuluyan nang nasira ang kanilang pagsasama. Yun kasi talaga ang mahirap kapag niloko mo ang isang tao. Kapag nagkaroon ka ng ibang karelasyon o kapag nakipagsiping ka sa iba habang kayong dalawa, hindi yun madaling kalimutan. Siguro sa iba na hindi pa nakaka-experience noon, na sinasabi nila na dapat kapag nagpatawad ka, dapat tiwala agad. Hindi po yun ganun kadali. Kaya sa lahat po ng mga pinatawad at binigyang muli ng pagkakataon, sana po huwag kayong pakampante. Sana po lagi nyo pa rin patunayan na nagbago na kayo. Sana rin, lagi nyo iti-check kung ayos pa ba ang nararamdaman ng inyong mga partners, nobyo o asawa. Baka kasi may trauma pa rin yan, hindi niya lang sinasabi dahil ayaw niya ng gulo. Mag-usapan nyo ng maayos. Kung pwede, humingi kayo ng counsel. Kung mag-asawa kayo, may mga ninong at ninang kayo, kung meron kayong religious belief sa mga pastors nyo, sa mga pari nyo, kahit na sino, mga marriage counselors, mga relationship counselors, gawin nyo yun para nang sa ganun ay maiayos muli ang inyong relasyon. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng tiwala dito sa ating channel, Liza, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para ma-share sa lahat ang naging kwento ng buhay niyo ni Larry. At kung ikaw nagustuhan mo ang kwento na to, alam niyo na ang drill, like at share, pagkatapos subscribe at click the notification bell. Ako po ang inyong Mama Mia, enjoy your day, magandang araw sa inyong lahat.